Hello and welcome again to Pinay Cooking Lessons. For today, we're going to remake our takoyaki video. Kung hindi po kayo familiar sa takoyaki, ang takoyaki ay isang popular na street food sa Japan. So kung sa Pilipinas po meron ng mga tokneneng at saka fish ball, sa kanila po isa to sa mga paborito na street food. Yung pong taco sa takoyaki means octopus. So ito pong ating takoyaki ay may halong octopus. Ang mga ingredients na kailangan natin for our takoyaki ay, for our first ingredient, ang kailangan natin ay 1 and 2/3 cup ng flour, 2.5 cups ng water, we need 2 teaspoons ng dashi. So ang dashi po is a bonito fish soup stock. So, sa mga Asian markets po nakakabili nito. Usually po nakabox ito pag nabibili. We also need 2 eggs. And of course, kailangan natin ng octopus. So itong octopus po, kailangan i-boil muna natin in salted water hanggang sa lumambot. And then pag malambot na siya, hihiwa-hiwain natin into small pieces. These are chopped spring onions. So para naman sa topping ng ating takoyaki, ito ang mga kailangan natin. This is mayonnaise. So actually po, ang kailangan natin dito is yung Japanese na mayonnaise. But since wala ako, ito na lang regular mayonnaise ang gagamitin natin. Dried bonito flakes. This is dried seaweed powder. This is ready-made takoyaki sauce. So, sa mga Asian stores po, nakakabili nito. Ngayon sa Pilipinas, kung wala kayong makita na takoyaki sauce, pwedeng ang gamitin nyo dito is yung may tatak na bulldog. So sa SM, nakakabili nyo. At yan ang mga ingredients na kailangan natin for our takoyaki. Para sa ating procedure, isasama lang natin yung ating dashi soup stock dito sa ating water. Next, i-add naman natin yung ating eggs dito sa flour. Then, i-mix natin to. And then, isasama natin dito yung ating water na hinaluan natin ng dashi. So, yung resulting butter natin actually is malabnaw, para siyang tubig. Ngayon, kung medyo magkaroon ng lumps yung inyong butter, paraanin nyo lang sa salaan para matanggal yung mga buo-buo. To cook our takoyaki, kailangan natin ng takoyaki pan kasi po ang takoyaki, ang shape niya ay bilog-bilog. Ngayon po yung takoyaki pan kasi napakamahal dito. It's about $30 to $40 yung nakita namin. And then, nung nagpunta kami sa isang Asian supermarket, we saw this. And this is just around $7. So ito na lang ang binili namin. Pero actually po, yung takoyaki pan talaga is maliliit kesa dito ang size ng butas niya. So kailangan lalagyan natin ng oil itong ating pan para hindi manikit yung ating takoyaki. So kailangan i-brush natin yung loob niya with oil para hindi manikit yung ating butter. So pupunain lang natin yung bawat butas ng ating ginawang butter. And then, lalagyan natin ng pieces ng octopus ang bawat isa sa kanila. Ngayon po, pwede rin naman na hindi octopus ang gamitin nyo na filling dito. Pwedeng ham o kung ano man yung gusto ninyo kung hindi kayo kumakain ng octopus. And then, lalagyan din natin ng spring onions. Pag nalagyan na natin ang filling, dadagdagan natin yung ating butter. So para ma-turn yung ating takoyaki, kailangan lang natin ng bamboo stick. Kailangan medyo firm muna yung ilalim natin bago natin ito i-turn para buo siya.
para hindi masira. So, to-turn-turn din natin yung ating takoyaki para hindi masunog yung isang side. So, once in a while, ito-turn nyo siya. Kailangan kasi yung labas niya is malutong, but yung loob niya is malambot. Basta lagi nyo lang ito-turn-turn para hindi masunog yung isang side ng inyong takoyaki. So, kapag ka-brown na yung both sides ng ating takoyaki, pwede na natin tong hanguin. Hanguin na natin. So, bago nyo i-fill up ulit yung inyong pan, kailangan i-brush nyo ulit with oil and then tsaka nyo salinan ulit ng butter. To garnish our takoyaki, ang una nating ilalagay sa ibabaw niya is our takoyaki sauce. So, i-drizzle lang natin yung ating takoyaki sauce. And then, we will add some mayo. So, since wala ako ng Japanese mayo, nilagay ko na lang sa Ziploc bag yung ating mayonnaise para may spout siya. And then, gunupit ko yung isang dulo. Then, we will top this with Bonito Flakes. And last po is our seaweed powder. And this is how we're going to serve our takoyaki. So, dapat habang mainit pa, iserve na natin to agad. So, usually ito, nakakakain lang tayo sa mga Japanese restaurants. At ang mahal-mahal pa. Pero nakita nyo naman, kukunti lang yung mga ingredients sa kailangan natin. At simpleng-simple lang gawin, di ba? So, I'm sure kayang-kaya nyo itong gawin sa inyong mga bahay. Sana po ay nagustuhan nyo yung ating video for today. Sana po i-try nyo itong ating recipe. Maraming salamat po ulit sa panonood. Hanggang sa susunod.